Kaya wala si Nicole ngayon, sinasabi niya nasa hospital siya. Oo, hindi dahil merong may sakit part. Ay ano, tanghinyo. Or bakit ano ba talagang totoo nangyari? Nahuli na siya. Na inilalabas yung isang bed nung pasyente, ayun. Nahuli ng gwardiya si Nicole, nakakulong po. Akala ko nahuli, naglalabas ng tangke ng oxygen. Dati niya nang ginawa yun, nakalusot eh. Ngayon nilabas yung bed, eh may kasama pang pasyente. Ewan ko na lang kung di ka mahuli niyan, di ba? Pumalag yung pasyente. May, yun pala yung racket niya. Oo. Halimbawa, wala na pambayad sa hospital, kinukontak siya. Nicole, ilabas mo ako dito. So magpapanggap siya na doktor yun mga sa mga pelikula. Nagtutulak ng bed na kasama yung pasyente. Eh nahuli na kahapon. Natiktikan na. Yan. Ay nako, pero totoo mga kaibigan, no, yung mga pangyayari sa hospital, minsan talaga kailangan mong i-sacrifice yung ibang responsibilities mo. Halimbawa, ito sa trabaho. Uh-huh. Talaga kailangan natin kasing i-prioritize, syempre, yung mga mahal natin sa buhay, uh-huh, family members. Talagang pag yung anak mo yung nagkasakit, asawa mo yung nagkasakit, di ba? O nanay mo yung nagkasakit, talaga ako, gigive up ko lahat para lang tutukan ito. Kaya ga ang sabi ko kay Nicole na mag-focus muna siya 100% doon kay Clarence. Mm. Yung mga nandito sa trabaho, wag na muna kasi dagdag stress pa eh. Mm. Tsaka mas masaya kaming wala ka. Eh kasi pag pasok mo dito, walang ano, walang sumasalabid na damit, di ba? Tsaka walang humihigop sa amin. Oh. Oo, nakakatakot kaya yan minsan si Nicole. Diba, minsan pag pagsuminghot ng sobrang lakas dyan, lahat kami napapakapit eh. Nadadala kami ng pagsinghot dyan. At pag nagsalita yan, nako, nakakatakot. Parang lalamunin kayo sa laki na ng bunga nga niyan. Alam mo naman si partner, di ba, sa sobrang laki ng bibig, bakit kasi lumaki ng ganyan tanghe nyo? Natanong mo na ba minsan? Ay, hindi pa. Bakit nga ba? Kasi nung sinusubuan nyo nung nanay dati, hindi kasi yung kutsara. Anong ginamit? Saguan. Akala ko yung kutsara na nakasabi sa dingding. Hindi, nung mga 2 years old siya yun yung ginagamit. Eh habang lumalaki, hindi na kasha rin. Sabi niya, sabi ng nanay niya, anak, maliit pa sa itong ano, maliit na sa itong kutsara na nakasabit sa dingding natin. Habang lumalaki, sabi, hindi, gawin nating ano, pala. Nung nagdalaga, saguan na po. Pag nawawala talaga sa trabaho, ganito ang nangyayari. Ikaw yung pulutan. Ikaw ang pinag-uusapan. Please get well soon, baby Claren. Sana ano, sana magpagaling ka na, 'di ba? Ano nga 'yan eh, warrior 'yan eh, 'di ba? Mahirap talaga ano sa lahat ng mga magulang na nakikinig ngayon. Mm. Pag yung anak mo talaga nagkasakit at nakaratay sa ospital, talagang doble ang pag-aalala mo. Totoo yan. Di ba yung message nga sa atin ni Nicole kahapon, nung naandun sila sa ER, majority ng pasyente nila ay puro mga bata. Uh-huh. Di ba? Naglalabasan talaga yung mga sakit ngayon. So, ingatan natin. Kung paano yung ingatan, hindi ko rin alam. Kaya gaya nga na pinag-usapan natin kahapon, walang exempted sa sakit eh. Kasi dagdag pa ng panahon ngayon na medyo normal talaga na bigla ang init-initirik ng araw tapos biglang babagsak yung ulan. Totoo. It's nakakatakot yan eh. Correct ako nga. Medyo ano din yung lalamunan ko ngayon, para may nakabara eh. Ano bang ginawa mo? Hinugot ko kagabi. May kulot na buhok. Sabi ko sa'yo, tirahin mo yung Pinoy, wag na yung balot. Hindi, mas masarap yung mabuhok eh. Para may challenge. Ganun ba? Hindi, kumain ka ng rambutan, lunokin mo buo. Mabuhok pala gusto mo. Masyado ba kapalo, hindi kaya na lang muna. Oh, mahirap yun. Di ba kahapon nga, lumabas kayo, tanghenyo. Ang alin yung mahirap yung may buhok? Medyo. Hanggang ngayon, feel ko, pinaiwan pa rin eh. Oo nga, as in, parang may nakabarang buhok, gano'n. Tapos, ano yun, yung nilalabas-pasok mo yung ano mo. Oh, alam mo na, Nico, kung nakikinig ka, ganitong takbo ng usapan pag wala ka. Pinagsamang utak tanghe niyo at super. Para medyo ano, pagbuhok pa lang mahalay na, no.
Wala naman, buhok lang naman. Kulot na buhok, buhok ng rambutan. Ewan ko ba bakit pag itong mga utak na ito ang nagsama, iba ang ano, iba ang dating, no? Hindi nga, habang yung sinusunod ko ng daliri ko, para may nakakapa akong magaspang. Mamaya pupunta rin ako sa hospital, papacheck ko, hinilamunan ko. Kailangan lang din yan. Basta meron tayong nararamdaman sa mga katawan natin, kumbaga listen to your body, huwag niyong isa walang bahala na ay okay lang to, dapat ipacheck nyo. Kasi iba na yung panahon ngayon, hindi kagaya sa panahon namin dati na okay lang yan. Pero ngayon kasi marami nang nagsisilitawan ng mga sakit na kung ano-ano. Oo kaya, no? Isipin mo totoo nun. Di ba naalala mo, Tanghenyo, nung mga bata tayo, ikaw nung bata ka pa rin. Uh-huh. Isang turok lang naman yung ginawa sa atin dati, di ba? Grade 4 ako noon, natatandaan ko nung unang tinurokan ako sa balikat. At yun na yung huling turok na natandaan kong ginawa sa atin. O konti lang yung bakuna noon. Yung nga, bakuna isa lang. Ngayon, ang dami ng bakuna. May bakuna sa ganito, may sa ganito. Totoo. Tapos, sinusumpong pa rin na sakit yung mga bata. Tanda ako dito, may ano pa nga ako, may tawag ito kay Lloyd ng isang turok noon. Yun lang yung mga gamutan dati noon. Kung wala ka noon, bibigyan ka ng mga matatanda ng mga dahon-dahon. Paiinumin ka o kaya tatapalan ka. Kung saan yung nandun yung karamdaman mo, dun tatapalan. Ako ata, hindi ko maalala kung nagpabakuna ako kasi takot ako natin sa injection. Kasi naalala ko pag dumadating na diba pumapunta yan sa mga school. Oo. Pag andyan na yung nurse sa classroom namin, lumalabas ako, naghahanap ako ng algodon na ano yung kulak. Tapos nilalagay ko lang dito, kunyari tapos na ako. Kaya wala akong kilod. Hindi ka pala naturo ka. Para-para anong estudyante. Hindi, ano talaga ginawa ko, naghanap talaga ako na yung bulak na sinapon na. Tapos nilagay ko lang dito na kunyari tapos. Hindi ko talaga tinatanggal hanggat di lumalabas yung nurse doon sa classroom na. Pero ito nga, kung natatandaan, yung pagkakatanda ko, kasi hindi naman yung karayom na ginagamit nga, no, hindi palit-palit eh. Uh-huh. Oo, tanda ko parang yung dulo ng karayom, nilalagay lang sa dulo ng kandila. Umamin ka, Chris, ilang taong ka na. Mas matanda ka. Para mamatay yung bakterya, tapos tuturo sa kasunod na estudyante. para mamatay yung germs. Ito ano sabi ng nurse. Teka, lalagay ko muna sa ano sa kandila para mamatay yung germs. Kaso okay, next, ako na po. joke lang. Pero totoo, sa sobrang dami ng ano ng mga turok ng mga bata ngayon, daming mga sakit pa rin ang naglalabasan, okay. No? Pero again, factor 'yun para para maprotektahan yung mga bata. Kasi isa na rin din siguro 'yan sa pagbago ng ating ng mundo natin, kasi dati 'di ba yung mga chemical na nire-release sa pollution sa air, wala pang mga ganun eh. Ngayon madami na kasing chemical na naiimbento, ginagamit sa mga sa pagkain. Totoo, tsaka lifestyle na rin. Yung waste na humahalo din sa hangin natin. Totoo. Kaya ganun, maraming sakit yung nagsisilabasan. Ay nako, ingatan po natin ang ating katawan, yung mga mahal natin sa buhay, manmanan din. Factor, feeling ko yung ano, yung lifestyle din. Our eh. Lifestyle, isa pa din yun. Ako meron akong kaibigan na ganun, health buff, pero pag dating ng weekend, inuman naman yung ano niya, yung madalas na pinupuntahan. Ayun, ang ngayon, fatty liver yung sa awanan Diyos, fatty liver. sorry sa kaibigan ko. Para tuwa. At natawa kami. Sorry. Hindi kasi, alam mo yung tipong Monday hanggang Friday. Uh-huh. Kasi talagang alam workout mo yung... Talaga. Workout talaga. Uh-huh. So isipin mo, napaka-healthy naman itong tao nito. Uh-huh. Napaka-considerate sa katawan niya. Uh-huh. Pero pagdating ng Sabado at Linggo, hindi talaga walang palya na laging may inuman. Ayun. Hindi kasi siguro may ipaintindi mo rin din dyan sa kaibigan mo na magkaiba pag nag-workout ka, more on muscles. Mm-hmm. Eh yung inom naman, ang tinitira niyo yung mga internal organs. Oh. Eh wala namang workout doon sa internal organs. Yung moderate lang dapat. Tama. Ano ngayon kung may biceps ka? Oh. Diba? Wala namang kinalaman yung katay mo sa biceps mo. Eh, ngayon ko lagi nag-flex yung muscle mo. Di ba? Every time nagagalaw ka, di ba, may pandesal sa braso. Kung ganyan namang nadadamage ang iyong liver. Oo. O di kaya, kung anong gagawin mo yung abs mo, walang kinalaman yun dun sa bituka mo na butas-butas na dahil sa alcohol.
So hindi rin naging tama. Mali din kasi yung konsepto na iniisip na porket nagwo-workout naman ako kaya okay lang uminom kasi pag uminom correcta yun sa mga internal organs mo, hindi naman sa muscles na pupunta. Correct. Yes, nakakatulong in a way dahil nadidetox mo pero yung bulk talaga doon, kumbaga lulutuin muna doon sa loob bago lumabas yan. Oh, nakakatakot kaya yun, lutong-luto yung liver. Oh. Sorry. Ewan ko ba? Hindi sa kaibigan natin, papayuhan ko itong kaibigan. Papayuhan ko talaga itong kaibigan ko. Hindi, papareplay ko sa kanya itong episode na to. Sabi ko sa kanya, yun ngayon ko lagi ka nagbubuhat araw-araw. Kung inom ka naman ng inom tuwing weekend, Saturday, Sunday, ayan tuloy, ngayon, fatty liver ka ngayon. So, para lang magsilbing aral din sa kanya na, yun nga, kapag nag-workout, normally, siguro, external lang yung nade-develop. Pero yung internal organs mo, nadadamay. Kasi, una-una, yung mga intestine mo doon, dadaanan ng alcohol. Siyempre, yung alcohol tatambay doon, mabababad yung atay mo, mabababad yung mga ano mo doon. Bago sa lumabas sa skin, bago mo ipawis. Tama. Nako. Ipapareplay ko, ko talaga sa'yo to, tropa, para maintindihan mo na kailangan in moderation talaga lagi yung pag-inom. Iba-iba nagagawa ng alak eh, no? Meron akong kaibigan, tanghenyo. Uh-huh. Ganyan din, mahilig gumimik. So, pag Sabado, Linggo, nasa bar, may allergy lagi eh. Allergy sa ads? Bakit ganyan yung mga fatty liver, may allergy? Allergic. Mayroon akong ganun tropa. Hindi ko naman na direct ng tropa. Tropa ng tropa ng tropa ko. Pero kakilala ko na rin. May allergic kapag nakakain. Allergic yung hita. Ano ba, kumakat yun? Involuntary move. Hindi. Diba? Para sayo na sayo siya, ganun yung effect. Pag nakakainubiti po kasi, di ba, kunyari, wala pang amats. Nasa market, chill lang. Uh-huh. Pero pag nagkakatama na ng alak, lumilikot na yung hita niya. Kahit walang music. Balang di mo mapakali, parang kating-kating yung hita niya. Misan nga, sa sobrang kating yung hita na, pinakamot sa iba eh. Sabi niya, huy, sinusumpo na naman ako ng allergy ko. Nasaan? Batingin nga. Ito, kamutin mo. Yung nagagawa ng alak. Kaya madalas siyang sinasama sa inuman eh. Magaling sumaya. Nakakahawa pa naman yun. Diba? Hindi siya KJ. Yung allergy. Nakakahawa talaga. Sumasakit yung bata ko, teka lang. Sign of age. Dati naman pag tumatawa ako, hindi sumasakit bata ko. Ang BP ko, wait lang. Patawag tayo dun sa attention sa clinic, baba mo na. Bakit ganito? Tumatawa lang naman tayo, sumasakit yung bato ko. So yun na nga. Ay nako. Yun na nga. Yun yung sumpong nung kaibigan ng kaibigan. Kaya lagi namin siyang sinasama kasi masaya siyang kasama. Enjoy. Uh-huh. Siyempre, hindi ka naman magkasama sa bar nung tara, sayaw na tayo. Pero ano, kayo na lang ngayon. Dito na lang ako sa upuan. Naalala ko tuloy, meron akong sinama dati ng mga matagal na yun na niyaya namin na magpunta niya nga sa bar. Tapos alam mo ginawa, umupo na si Sulok, nagbasa ng literal na nagbasa ng kasi naawa nga kami kasi parang yung at least gusto namin ma-expose sa ganun. Oo. Sumama nga din naman. Hindi namin nala sa bag, may dalang. Buti na kapag basa siya kasi ang ingay-ingay kaya tapos hindi ka makaka-concentrate doon. Diba nakaupo kami sa isang mesa? Oo. So nung nagsayawan na kami, naghanap siya ng mesa na kung saan nakatutok yung ilaw. In fairness, ha? Marunang dumiskarte. Inisip ko naman sa sobrang handa niya, may bounce flashlight.
So hindi niya environment siguro 'yon. Hindi niya forte 'yung Hindi siya mahilig pumunta sa mga bar. Pero yan, ikaw na party goer, ikaw na mahilig mag-bar hopping, ikaw na mahilig uminom, ingatan mo rin 'yung katawan mo kasi bukod sa ganito na nga 'yung panahon, tapos ganyan pa 'yung lifestyle mo, nakakatakot baka kung ano mangyari sa iyo. Kasi kung minsan kinakailangan mo para ma-break mo 'yang 'yung routine mo, kinakailangan dapat gawin mo ring random Tama, kasi hindi madalas. Ang nangyayari kasi, halimbawa, workout ka the entire week, tapos ang weekend laging inuman. Make it random siguro, pwede pag Sabado may lakad naman, na iba na hindi naman inuman. Totoo yan. Kasi ang kasiyahan naman, hindi lang lagi nakukuha tuwing may inuman. No? Eh, sa bagay, minsan masaya din pag gano'y. Pag nagkakalasingan na Doon kasi yung challenge Kaya masaya siya. Yung inaakala mong behave na behave, akala mong siyang tahimik na tahimik, magugulat ka kapag tinamaan ng ala ka. Nakargahan na. Bumabang ka na. Iba na ang galawan, magulat ka, sumasayaw sa ibabaw ng mesa. Sino ba pinag-usapan natin, si Tanya Chinita? Noon na ayaw pa Ayaw pa uminom Magulat ka, nasa kabilang table. Nakikipagsayawan na. Ganyan din si Nicole dati. Huwag niyo ako inumin. Ano ba? Huwag niyo ako pilitin. Mamaya, paalis na. Siya pa yung ayaw umuwi. Bakit kayo umuwi? Inom pa. Sabi niyo, mamaya na tayo umuwi. Marami pang inumin, sayang. May mga tao talaga na nagta-transform pag nakargahan na. Parang si Totoy Bato din. Namimigay bigla ng bulaklak sa hindi ka kilala. Nakakatawa. Si Totoy. Nag-inuma kami, chill pa yan Di ba? Tapos nung tinatamaan na ng alak, bigla na wala. Pagbalik, meron dala mga bukay ng mga bulaklak. Roses. Tapos pinamimigay sa hindi niya kakilala. Ito yung mga ito yung mga kainuman mo na dapat mong mabantayan. Kasi baka magulat pag-uwi ng bahay, bakit wala naman yung wallet ko? Kasi yung hindi niya natandaan, namigay siya ng bulaklak nung kinagabihan. si Totoy kasi, siya yung tipo ng parang tatay na tuwang-tuwa yung anak pag nasing. Kasi namimigay ng pera. Tapos kinaumagahan, magtataka, bakit wala na yung laman ng pera? Kaya dapat binabantayan yan So ano po, ingat tayo kapag naikipag-inuman din. Drink responsibly. Tapos kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung tipo ng tao na nakapag nalalasing, nakakalimutan ng mga pangyayari, make sure meron kang kasama na correct. Walang hindi umiinom or kaya kang bantayan. Know your limits, ikaw nga. Yeah, so yun sa mga gigimik po this weekend. Drink responsibly, drink in moderation. Ha? Ingatan po ang ating katawan para hindi ka rin nadadala sa ospital kagaya ng kaibigan ko. Bakit tuwa-tuwa? Magsasabihan ko talaga to. Hala, sige. Thank you, Tanghenyo. Mamaya ulit, mga kabisyo. Antabayanan po natin ang panigbagong kwento mula sa mahiwagang Burnay. Manatili na katutok dito lang sa istasyong patok na patok, ang istasyong bawal ang hate. Dapat love lang.